Kwento ka na, ayos ka lang ba? Happy ka ba o sad pa rin ba? Kaya talika na, sumama ka na sa pinagrupina at iba pa. Hello! Yeah? Unti-unti, baka mauntog ka ng mga puso dyan, ha? Pinag-iisipan ba niyo talaga bago kayo mag-decide? Mm-hmm. Kaya yun yung title natin yun. Ano ba yung sabihin ng HMMM? Alam ko na. Parang ano, parang doubtful. Mm-hmm. Actually, kung ganyan sana ang emotion, no? Pag ganyan kasi puro love, andyan, no? Walang iba, puro ang nasa paligid natin, puro love, pero parang hindi na mangyayari yung ganun. Talagang mixture of different emotion, kaya nga or tama kaya ang decision ko, mali ba o tama yan. So ngayon, bibigyan tayo ng tip ni Father Kit, no? Siya yung speaker natin ngayon. Galing siya sa Amoris Laetitia 1-4-5. So, introduce natin yung guest natin. Okay, so siya po ay aming assisting priest sa National Shrine of Mary Help of Christians Better Living, si Father Kit Hernandez. Yes! Now we're going to discuss about one of the paragraphs of Amoris Laetitia, ito yung paragraph 145, and basically it's about emotions. Lahat po tayo, we live in a world of emotions that is very important in all our relationships. One of the basic things, when you speak about emotions, yung puso. Kaya madalas pag nag-uusap, may mga times nagtatampo ka, puso mo. Kaya nagagalit ka, puso mo. Madalas sa akin masabi yun, no? But there are times when pagod ako or anumang nangyayari sa akin, ganun nangyari. Pero definitely, maganda po na ginagamit natin puso, pero we have to strike the balance. So ngayon nga, pumasok tayo dito sa world of emotions, paragraph 145, no? So para yung ating babasahin, yun ang ating take-off point, mas makarelate tayo with the need of emotions sa ating buhay, especially in our family life. Hindi pwede naman sa pamilya na para kayong mga robot, maganda talaga, we have to be sensitive. How sensitive is sensitive? So now we read this important paragraph as it goes. Experiencing an emotion is not in itself morally good or evil. The stirring of desire or repugnance is neither sinful nor blameworthy. What is morally good or evil is what we do on the basis of or under the influence of a given passion. But when passions are aroused or sought, and as a result, we perform evil acts, the evil lies in the decision to fuel them and in the evil acts that result. Along the same lines, my being attracted to someone is not automatically good. If my attraction to that person makes me try to dominate him or her, then my feeling only serves my selfishness. To believe that we are good simply because we feel good is a tremendous illusion. There are those who fuel themselves capable of great love only because they have a great mood, great need for affection, yet they prove incapable of the effort needed to bring happiness to others. They remain caught up in their own needs and desires. In such cases, emotions
distract from the highest values and conceal self-centeredness that makes it impossible to develop a healthy and happy family life. Yes, sa pamilya po sinasabi, ang maganda pong samahan, everything begins in the family, yung pagiging taus-puso. Maganda po yun yung puso ang ginagamit natin, pero pag masyado natin gamitin, baka atake sa puso po ang landingin natin, no? So, mahalaga dito is really, we have to have the control of our emotions. And sabi nga nila, emotions, they are all connected to the heart. Ano ba yung definition ng human being? Sabi nga nila, ang human being is a person is composed of three particular sinasabi natin parts of the human being. There is the mind, we have the emotions, and we have the will. Pero may fourth aspect na connected rin sa heart, and that is the spirit. Yung spirit natin, yun ang nagtuturo sa atin, yung conscience natin, whether you're doing it, what is good or what is bad. So basically, ang buhay natin po sa araw-araw ay meron pong tug of war. Saan yung nakikita ang tug of war? It's a tug of war between good and evil. Nangyayari po yan sa ating mga puso, no? So at the end, pag nando yung ating konsyensya, naiisip natin, ano ba mangyayari ngayon? At tayo na dapat mag-reflect. Yun po mahalaga sa buhay ng tao. Such that the Lord is always referring things to the heart. So sabi nga nila, and that is what of it, sinasabi nga nila na the seat of the emotions is the heart, though the heart is connected to the mind. Meron akong four gospel passages to let us know that we are really very much connected with the heart. And dito po nagsisimula yung lahat ng emotions, kailangan po lang we have to strike the balance. So, totoo po yun, habang tumitibok ang puso nyo, ay pumapasok yung different passions. So, pinakamaganda sa lahat, kaya tayo binigyan ng puso ng Panginoon, it's really a muscle, it's really a, in a way, soft and expandable, yung heart natin, how much are we ready to love. So, tatlo yan eh, yung ating relationship. Tandaan nyo yung cross ni Kristo, the Christ that we speak about. Pag tingnan yung cross, tatlong direction yan eh. The upward direction is that love for Jesus. The sideward direction is the love for others. And the downward direction is love for yourself. So Jesus, others, and yourself, I think many know about this, is that real joy in our hearts that we learn to love everyone. Then, of course, ito yung ating mahalaga na punto sa emotions, the joyful emotion. Yung sinasabi nga natin na when your love relationship is okay with Jesus, with others, and yourself, it's not only joy that you bring to yourself. You bring most of all joy to other people. But of course, the source and summit of all this love is our Lord Jesus. So that every time we stop loving, then that's it. We become so much emotional to the point that our love becomes something sinful when we start hating others. Hate should be out of our vocabulary, but in as much as we are passionate at times, we have to be in control of our passions. Sinasabi nga nila natin, yung passion is what? It's an uncontrollable emotion that at times we go overboard. So we have to really know how to handle our passions. So dito sa ating discussion ngayon, ay apat na references ang kinuha ni Father sa ating Biblia, no? Ang unang-una po ay yung kay Matthew chapter 9 verse 4. Ito po yung sinasabi ng passage. And Jesus, knowing that their thoughts, said, "Why are you thinking evil things in your hearts? Thinking is an activity of the mind." But the Lord Jesus asked the scribes that they were thinking in their hearts. This shows that the mind is part of the heart. So kung ano iniisip natin, minsan nga ay yung dala ng ating pag-iisip, yung nanggaling din sa ating puso. Kaya times minsan, pag sa sobrang galit mo, hindi mo naiisip na yung sasabihin mo na nakakasakit ka na ng kapwa mo. So yan, konektado yan. No? So sana before we start saying things, kailangan po talaga ay pag-isipan natin mabuti sapagkat yan ay konektado nga sa ating emotions
na pag tayo masyadong nagalit, hindi na tayo nakakapag-isip, doon tayo nakaka-blurt out, nakakapagsalita ng masasakit sa kapwa. So yun po yun, that the mind is very much part of the heart. So that dapat ay we're in control of our minds. The second one is taken from the Acts of the Apostles, chapter 11, verse 23. So ano sinasabi? Who, when he arrived and saw the grace of God, rejoiced and encouraged them all to remain with the Lord with a purpose of heart. The purpose is to decide strongly to do something, which is an exercise of our will. So this verse shows us that our will is part of the heart. So lahat po konektado sa puso at doon umiikot po yung ating mga emotions na sinasabi or passion. So yun po mahalaga sa atin na kapag tayo rin may dinideside sa buhay, ay kailangan rin talaga magnilay-nilay sapagkat lahat rin ang gagaling sa puso. Yung sinasabi nga nila na pabigla-bigla ka ay hindi natin rin dapat napapag-isipan yung nangyayari sa buhay natin. Kailangan talaga ay pag-isipan mabuti yung ating mga decisions sa buhay. So therefore, you also now have sorrow. Pero yung sorrow niyan is, but I will see you again. Your heart will rejoice, sabi ni Jesus in John 16 verse 22. And no one takes your joy away from you. So it, again, it shows us that emotion is very much part of the heart. Kaya kasi nasabi natin, itong taong ito, napaka-emotional na laman, konting bagay lamang, nagtatampururot na, madami ng sinasabi, konti lang sinabi, ang dami mo ng interpretation. So we really have to handle our emotions. Kung baga again, sabi mo, ang puso mo, relax ka lang. No? Kanina nga, naghihintay ako, ganun na rin ako, medyo ikaw nga, aba, parang tumataas na yata ang dugo ko, ba't hindi pa ako makakonect, no? Kasi sa totoo lamang po, eh, sa ating yun, no, naghanda ako ng gusto, pero at the same time, eh, hindi ako masyadong techie, no? So, yung technically speaking, no? Pero I'm happy that I'm able to get across, especially through this medium. And finally nga, sinasabi natin yung mahalaga sa lahat, yung konsyensya. Pag wala kang konsyensya, sa totoo lang, ay hindi mo na alam nakakasakit ka na pala na yung kapwa. So that is the fourth aspect of the heart. At ito ay konektado nga sa spirit natin lahat, no? So in our spiritual lives, yan, gumagana yung conscience. So it's from Hebrews chapter 10, verse 22. So yun ang pong mahalaga sa lahat sa atin na yan ang iikot yung puso natin kasi nga yun ang mahalaga, basic yan in our relationships. Yun po mahalaga sa buhay ng tao, such that the Lord is always referring things to the heart. So yun po ang alam ni Jesus yan, na lahat tayo nalulungkot, pero itong emotion na to ay ma-overcome natin ito because we really find the source of joy in our Lord Jesus. So mga kapamilya, mga kapuso, so family and friends, I'm happy to have shared with you this morning about emotions, the affairs of the heart. True enough, in every relationship, the heart is involved. And in everything that we do, we really involve the mind, the will, the emotions, and of course, the conscience, part of the spirit. So we thank the Lord for these gifts. Hopefully, we don't really waste our time spending so much of so many trivial things. What is important is really we prepare for a real home in heaven, and that is to really be able to be emotionally attached to the Lord in a proper way with the proper balance. So again, I thank you for being with me in enjoying this reflection about the family. Thank you, and may the Lord really bless you. I entrust all of you to Jesus, Mary, and Joseph. May your families be truly blessed. Remain healthy, happy, and holy. Whatever needs healing, may the Lord really afford you His healing touch. And of course, I always ask the Lord Jesus, grant you peace, prosperity, and protection all the days of your life. Live in the joy, peace, and love of Jesus Christ. Thank you po. Okay, so yan talaga lagi ang mga pinag-uusapan ng mga mag-boyfriend, pinag-uusapan ng sa pamilya. Kasi ang unang tanong dyan eh, nasa puso ba yung sinasabi mo?
No, kaya yung background natin kanina puro mga puso. Kasi ang puso ang nagdidikte kung ano yung magiging emotion mo o yung reaction mo. Tulad no last week natin, 'di ba? Sabi natin, magpakasal kayo. Pero hindi dahil emotional lang kayo, ha? Kailangan pinag-iisipan din at higit sa lahat, pinagdarasal. Yeah. Alam mo, karamihan sa mga advices or sa teachings ng Catholic, ay yung ba sinasabi, kailangan mo ma-control ang iyong emotion. Kasi yung emotion, natural yun. Hindi natin maalis yun. Ano? Pero yung reaction dun sa emotion, kung paano ka mag-react doon sa emotion na pick up mo, yun ang madalas nagiging problema. Yes. It is either maging maganda or sabi nga, good or evil. Yun. So ako sa experience ko, ang pinakamahirap dyan talagang yung pipilitin mong i-control. Pinapakahirap nun eh. Wala ba talaga naiinis ka or galit na galit ka? Ang hirap talaga nun eh. Although sinasabi ng iba, it is only by the grace of God that you will be able to manage your emotion. Pero still, eh, dahil nga tao tayo, kaya nga kailangan, minsan yung paghingi ng grace na yun, hindi nga magawa dahil nagagalit ka. Di ba? Pati kay God, nagiging emotional ka eh. Oo oh, nga. Nabubuntun pa kay God. Napupunta sa kanyang galit. So anyway, ang isa nakikita ko riyan sa experience ko lang, kung paano ko rin na manage, kahit papano na manage ng konti, is really, nag-start sa mind. Ako, ang ginagawa ko, is to really follow yung sinasabi ni Jesus na deny yourself. Alisin mo yung parang, sabi nga ni Pope Francis, ang term niya rin, self-absorption. Na lahat na lang naka so siguro ako ang para napansin ko na nagawa ko no on my own, pero still sasabihin ko pa rin, it is by the grace of God. So, laging yun ang prayer. So ang prayer is directed doon sa aking mind, so that I will always think more of others rather than of myself. So hindi ako magiging yung tinatawag na self-absorption. I will have to think of others more than myself. Ayan. So, kasi pagka ganun ang mind mo, pagka sarili mo, ang lagi mong tinitingnan, napafocus ka sa sarili mo, dun lumalabas ang mga sama ng loob, galit, di ba? Kasi yung expectation mo, hindi yun ang nangyari. So if you are focusing on others, parang iniintindi mo siya. Yes. So that hindi ka sumasamaan loob. So kung hindi masamaan loob mo, mas madaling mag-react doon sa emotions na pumasok dahil sa situation. Siguro maganda din na, yari nainis ka, pero kung gustong sabihin, huwag mo nang sabihin, palipasin mo na kahit ilang oras para iba yung tono din ang boses mo, no? Hindi pa, wala pa doon sa peak na parang sinasabi nila na hinay-hinay muna. Huwag mo nang bibiglain, no? Or, hindi lang naman yan sa mga galit eh, yung mga emotions. Pag yung sobrang saya mo naman, para sobrang saya mo, binili mo na kahit hindi ka pa nag-iisip. O kaya sinagot mo na agad yung lumiligaw sa'yo dahil sobrang pogi, di ba? O, di ba? Parang meron ding emotions yung sobrang saya, hindi lang sa sobrang lungkot o galit. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Father Kit, ay may balance. Yan. And that balance will really come from the Lord. No, lahat, it's all about grace talaga. So tayo, sa community ng PIPA, ng ating simbahan, yes, eh napra-practice yan. Because we are always aware na ang talagang nagdi-dictate ng ating reaction sa emotion ay nanggagaling din naman sa ating prinsipyo. So, kung paano natin tinatanggap yung mga katuruan ng Diyos. Alam mo naman yung katuruan ni Jesus, eh, no? Lagi na lang kalimutan mo sarili mo. Pick up your cross. Oh, tsaka kaya tayo
kailangan maintindihan din talaga natin ano ba yung mission natin. Yan. Natin, ang mission natin, no, parang ano yan eh, kahit balik ta rin, bulok tutin, kahit saka pumunta, nakapako ka dun sa mission mo, I'm sure, tapos syempre yung mission mo, kahit doon kay God yun, ano, hindi ka masusway o yung emotions mo will be controlled because of the mission. Klaro. Nasa puso. Klaro ang identity mo sa sarili. Yes. Pareho natin, ano ang identity natin? We are companions for others. Di ba? So, kung meron din natin lang problema iba, hindi natin nadadala yung ating emotion sa kanila. Hindi tayo nagsusulsul sa kanila. Yes. Mahirap din kasi, ay, tama yan. So, hindi tayo ganon. Dapat, pinapakinggan lang natin sila and they should also decide not for themselves. Yes. Tayo lang yung parang parang umaalalay. Yeah. Well, listening, sabi nga. And then walking together habang naglalakad, nag-usap. Yan. Tingnan lang, baka pag tumawid kayo, sanasaan kayo ng drama. Kanina meron ako nabasa dun sa ano, parang sinasabi nila sa bagong katuruan ngayon or bagong psychology, kailangan talaga yung tinatawag na a sense of belongingness. Yes. So, yan yung ating ginagawa, no? Ang isang venue natin. Dapat, sa ating simbahan, everybody can feel that they belong. Correct. To a community na nagsusupport sa bawat isa. So, that belongingness is also one of the ways para mapaganda natin ang ating pag-react doon sa emotion at hand. Yes. Okay. So we'll see you next week. Bye.